What's up guys, welcome back dito sa channel na ito. Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano natin i-schedule shutdown ang iyong Windows computer. Okay, so ang mga advantages nito ay, for example, nagda-download ka ng malalaking file size, okay, katulad ng mga online games. So magagamit mo itong application na to. For example, nagda-download ka ng 50 gig na online games, okay? So meron yung estimated time na kailan siya matatapos. So for example, palagay natin na 5 oras tapos nagda-download ka ng 7 PM at hindi mo na mahihintay yon yung 5 hours dahil nga makakatulog ganun sa sobrang tagal, no? So pag hayaan mo din yung dina-download mo na umaabot ng umaga ay magasto siya sa kuryente. Okay, so ang application na to ay makakatulong sa pag-reduce ng iyong monthly bill ng iyong electricity. Okay, at kung ikaw ay mayroong PisoNet business or computer shop, magagamit mo itong software na ito. Based on my experience, yung 10 to 12 units na computer mo is makakapag-save ka ng 3,000 to 4,000 na electricity bill every month po yun dahil nga sa software na ito. Dahil nga sa PisoNet ay, example, may naglalaro tapos na naubusan siya ng oras. Ang mangyayari nun is namamatay yung monitor pero yung CPU lagi pa siyang nag-on. Okay? Hindi nga nila pinapatay yung CPU dahil nga pag mawawalan ka ng oras tapos CPU yung namamatay, so lahat ng games or yung ginagawa mo sa computer is magsa-shutdown kasi yung CPU. Kadalasan kasi pag PisoNet business ay hindi na natin makikita na umalis na pala yung naglalaro at yung CPU is lagi lang nag-on. So ang magandang gawin doon is kailangan mong i-schedule yung pagsa-shutdown ng CPU. Okay? So paano siya mangyayari? So i-configure mo lang itong application na to. So unang-una, i-download lang muna natin itong application na to. Itong WinOff na software, okay? Kung hindi mo pa na-download itong software na to, ay ilalagay ko na lang sa description box sa video ito ang download link ng software na ito. Ayan, basahin natin itong description ng software na ito. Yan, WinOff is an utility for scheduling the shutdown of Windows computers with several shutdown conditions and fully configurable. Okay, so i-configure mo lang siya at siya na yung bahala. Mayroon siyang modes dito, condition for shutdown, planification, certain time or date, or after a period of time. Yan, or there is not user activity. Example, mouse or keyboard. Okay, so pag hindi mo ginagalaw yung keyboard at saka mouse, at kung nilagyan mo ng example 2 minutes na hindi gagalawin yung mouse at keyboard, ay magsa-shutdown siya automatically. Okay, at meron pa. Okay, so babasahin nyo na lang lahat para maiintindihan nyo yung description ng ano na to, software na to. Okay, so since na-download ko na, ay i-open lang natin dito sa ating computer. Okay, so ito yung logo ng software na to, ang WinOff. Ayan. So nilagyan ko kasi ng password to. So ayan, ito yung makikita natin sa software na to. Okay, mayroong nakalagay dito na shutdown planning. Ayan. So ito merong date and time. So depende sa iyo kung ano yung gusto mo. Anong pizza, anong oras na gusto mong isa-shutdown. Okay, so ayan. At dito naman sa interval ay example, maglalagay ka 12 hours siya magsa-shutdown. Okay? At depende sa iyo, 12 hours or 3 days or depende sa iyo. Okay? So lagyan mo lang diyan. Ayan. Dito naman sa user activity. So ito yung ginagamit ko sa PisoNet business ko. Okay? Dahil nga pag nilagyan mo to ng example 1 minute,
na hindi ginagalaw yung mouse at saka keyboard ay magsa-shutdown yung computer. Pero sa akin is 5 minutes yung nilalagay ko dyan. Okay, so since tutorial po ito, ay lagyan lang muna natin ng 1 minute. Okay, ito yung pinaka-paborito ko. Depende kasi sa ano, sa business mo kung ano yung mga gusto mo dito. Okay, at dito CPU load. Pag i-check mo yan, okay, oh, makikita mo dito yung current CPU load. Okay, so tatlong application po yung nagra-run sa computer ko ngayon. Ayan. At depende sa'yo kung load below 10 or 20 or lagyan mo ng duration siya. Ayan. At dito naman sa network transfer, depende rin kung anong configuration ang gusto mo. Okay? Yung shutdown type niya is power off. Depende sa'yo, pwedeng restart, close session, lock session, sleep. Okay, so depende sa'yo. At dito naman sa general options. Okay, so dito sa general options, merong nakalagay enable multi-conditioning shutdown planning. Okay, so ako hindi ko na to ginagamit. Pero pag gusto mo is pwede mong i-configure dito. Okay, so dito naman sa other options. Okay, so kung gusto mo na pag on ng computer mo ay maglo-load dire-diretso itong application na to, is i-check mo ito para ito ay maglo-load sa startup. Okay, at auto-save settings. At dito sa ask for confirmation for shutdown now. Okay, so bago siya magsa-shutdown ay magno-notify siya sa iyo na magsa-shutdown na siya. Okay? At meron ding nakalagay dito na show display. Okay? Ano ba tong show display? Ngayon i-demo ko sa inyo kung ano to. Check muna natin dahil demo to, okay? Check, ayan. So kung i-activate mo 'yan, mag-example 1 minute ito. User activity enabled. 1 minute na hindi gagalawin yung mouse at saka keyboard. Okay, so general options, meron siyang show display, ask for confirmation for shutdown na now. So yan lang yung pinaka-importante at dito itong shutdown type. Okay, at papakita ko sa inyo kung ano yung nandito, ano tong show display. Okay, so i-activate natin. So ayan, makikita nyo dito sa lower right corner. Ayan. So makikita nyo na merong display. Okay, 1 minute po. Pag hindi ko gagalawin yung mouse at saka keyboard, magka-countdown po siya. Okay, at pagdating ng oras na yan ay automatic shutdown siya. Okay, so pag gagalawin ko yung mouse ulit, magwa 1 minute na naman siya ulit. So depende sa'yo kung anong ilang minuto yung kinoconfigure mo dyan. At itong display na to, kung PisoNet or computer shop yung business mo, is advice ko is i-uncheck mo tong ano na to, yung display. Dahil nga pag naglalaro yung mga player mo ay nagiging ano po siya, disturbo sa paglalaro. Dahil nga posible nilang maklik yun imbis na sa games nila clinic. Pero doon siya ma-click yung display. So, i-uncheck nyo itong show display. Sa akin ngayon, is since dahil tutorial po ito, is i-check natin. At itong ask for confirmation ay, ano, pag mag-zero na yung countdown, lalabas itong confirmation for shutdown now. Depende sa'yo, pwedeng i-uncheck mo itong dalawa. Okay? At, dito naman sa administrative options, meron itong password protection. So, pwede kang maglagay ng password protection, pwede ring wala. Pero, kung gusto mo na walang tao na magkakabago sa iyong configuration, ay lagyan mo ng administrative password para hindi nila ma-open itong configuration dito sa software na to. Ayan, so nilagyan ko. So pwede ring wala. Tutorial po ito. So
hindi ko muna lagyan. At dito meron ding nakalagay na administrative restart or shutdown. Okay, dito sa local network mo, pwede kang makapag shutdown ng computer sa iyong local network. Ang importante lang talaga dito is naka-check itong pili ka dito sa lima. Okay, at sa akin is ito yung ginagamit ko nung pisonit yung business ko. Okay, at ayan, so papakita ko sa inyo kung paano siya magsa-shutdown. Ngayon, sinicheck natin itong shutdown planning, itong user activity enabled for 1 minute. Okay, pag hindi mo ginagalaw yung mouse tsaka keyboard. Okay, at yung shutdown type niya is power off. At sa general options, meron naka-check na ask for confirmation, shutdown now at show display. Okay, so ngayon papakita ko sa inyo kung paano siya magsa-shutdown. So i-click lang natin itong activate dahil tapos na natin na ku-configure. Ayan, click natin activate at dito sa lower right corner ay merong screen, merong display na makikita natin. Ayan, so hintayin lang natin. So i-off ko lang itong screen recording ko. Ayan, so papakita ko na sa inyo ang pagka-countdown niya. Nagka-countdown na siya, guys. Pero pag i-move mo yung mouse tsaka keyboard niyan, babalik ulit siya sa 1 minute. Dahil nga 1 minute yung nilagay natin. Kung 5 minutes yung nilagay mo is babalik din siya sa time na yun. So ayan, nagka-countdown siya. So hindi ko alam kung ginagamit ito ng ibang may Pisonet business or computer shop. Dahil nga sa tingin ko, ilan lang yung may alam dito. Ayan, yan yung sinasabi ko sa inyo na magpa-pop up siya kung magsa-shutdown na siya. Dahil nga, sinicheck natin doon sa confirmation. So ayan, yan, nagsa-shutdown na siya, guys. Yan. Okay, so pag yung customer mo is umalis na siya at wala nang gumalaw sa mouse at saka keyboard, ay magsa-shutdown automatically yung CPU mo. Kadalasan kasi sa configuration ng Pisonet is monitor lang yung pinapatay nila. Dahil nga pag yung player is nauubusan ng time, tapos yung CPU mismo yung pinapatay nila, is mawawala lahat ng ginagawa ng customer mo. No, so monitor lang yung pinapatay nila. So sa application na ito is malaking tulong po ito, dahil makakapag-save ka talaga ng kuryente. Marami kasi sa ibang Pisonet na napapansin ko na pinapatay pa nila kung walang naglalaro. Paano pag hindi mo napansin na wala na palang naglalaro, umalis na, matagal na siyang umalis. Pagkatapos ng customer na yon, walang naglalaro buong araw, pero naka-on yung system unit mo or yung CPU mo, malaki pa yung gastos mo sa kuryente. Okay, so I hope na may natutunan kayo sa video ito. At kung gusto nyong makikita yung mga iba ko pang video, ay i-like mo itong video na to, mag-subscribe at i-click ang bell notification at all para ma-notify kita kung meron pa akong ibang tutorial na i-upload sa channel na to.